nga pala si Cyberflex at ngayon ating aalamin ang tunay na buhay ni Al James noong hindi pa sikat. Siya si Alvin James P. Manlutak. Siya ay ipinanganak sa San Juan City noong taong 1991, August 19. Siya ay lumaki sa isang apartment sa San Juan kasama ang kanyang ama't ina at apat na magkakapatid. According kay Al James, sa kanilang apat na magkakapatid ay tatlo silang pare-parehong into art, lalo na't magagaling nga daw sila mag-drawing. Dahilan upang pumasok sa isipan ni Al James na kung ano man ang kukunin niyang kurso sa kolehiyo ay sisiguraduhin niyang connected ito sa paglikha ng iba't ibang uri ng art. College with a swag. 2008, tumutong na nga sa kolehiyo si Al James sa kursong Bachelor of Fine Arts sa University of Santo Tomas o UST. Also, dahil sa mga klase at kaibigan niya sa naturang school, ay namulat siya sa isang street culture na well-connected din sa hip-hop na kung tawagin ay graffiti. Saktong-sakto nga ito sa kanya dahil sabi nga niya kanina ay meron siyang angking galing sa pagdodrawing, but this time gamit naman ang spray paint. Dagdag ko pa, bago siya tuluyang tawagin na Al James ay nakilala muna siya sa tawag na Vroom. As in, tunog na sasakyan. Na ginamit niya bilang name tag sa tuwing gumagawa siya ng graffiti. The Awakening. Ika nga ni Al James ay madalas daw kasi sila umistambay noon sa Cubao Expo kasama ang mga tropa niyang hip-hop heads, dahilan upang ma-expose siya sa underground hip-hop. Kasama na dyan ay ang panonood nila ng live sa mga flip-top battles sa kadahilanang nai-inspira nga di umano siya sa mga creative lines, rhymes at wordplay na binibitawan ng mga battle MC doon. Hanggang sa dumating ang araw, habang sila'y nagkikentuhan ay napag-isip-isip nila, try kaya natin gumawa ng kanta. Palagay ko, kaya naman eh. Bukang bibig ni Al James. Agad naman nilang sinubukan ito at humanap ng pinakmalapit na recording studio upang mabuo ang grupong kinabibilangan niya ngayon na kung tawagin ay Barrio Verde at iba pa. Make sense naman dahil aminin man natin o hindi, sa tuwing makikinig tayo ng iba't ibang songs ni Al James, eh di natin may iwasan maging green-minded talaga. So for me, bagay na bagay talaga siya sa Barrio Verde. Nagtuloy-tuloy pa nga ang paggawa ng obra ni Al James kasama ang kanyang pangkat, hanggang magkaroon na sila ng first ever live performance sa isang mini rock event kung saan sila lang ang natatanging hip-hop group. Ganun pa man, hindi nagpatinag ang mga ito at ipinamalas ang tikas sa mikropono dahilan upang mamangha ang mga manonood, dahil kahit sila ay baguhan pa lamang sa eksena ay naglapag na agad sila ng mga orihinal nilang kanta at walang ni isang cover. At yes, isa itong napakalaking hakbang kung ikaw ay isang bagong artist. Sa kabila ng iba't ibang underground gigs na tinuntungan ni Al James, ay na-manage niya pa din ipagsabay ang pag-aaral niya dahilan upang makatapos siya sa naturang kurso. Kaya Al James, congratulations! Career versus passion. After makatapos sa kanyang kolehiyo, pinasok ni Al James ang pagiging graphic artist bilang kanyang pinakaunang trabaho. Hindi nga kalakihan ang sahod dito, kaya umabot nga daw siya sa punto o balakin ng mga ibang bansa na lang sa kadahilanang mas malaki nga naman ang pasahod doon. Pero buti na lang ay binigyan di umano ni Al James ng isa pang pagkakataon ang karera niya sa musika. The Rise of Al James. Tuluyan na ngang isinugal ni Al James ang kanyang trabaho para mag full-time sa kanyang musika. At hindi naman siya nagkamali dito, dahil sa pag-iwan niya sa kanyang trabaho ay talaga namang pumutok over the top ang dalawang hit song niya sa taong 2017 na pinamagatang Pahinga. Pahinga ka muna, pahinga ka muna, nagdadaling kita sa aming labas. At Ngayong Gabi. Sabi nga ni Al James, sobrang ikinagulat niya daw ang outcome ng kanyang dalawang kanta. Dahil sa kabila ng bumabahang iba't ibang hip-hop event invitation, ay nakipag-ugnayan na rin ang ilang dambuhalang brand sa Pilipinas, o pwede na rin natin masabing worldwide, dahil kasama na nga dito ang McDonald's na ginamit ang kanta niya na Pahinga at ginawang Palamig ka muna, palamig ka muna,
mag-flow nung mixed berries frozen dahilan na mag-free. Oh, akala nyo si Travis Scott lang, no? Siyempre, pati na rin si Al James. Also, dito rin na-realize ni Al James na buti na lang ay sinundan niya ang kanyang passion. Dahil kung hindi, ay malamang sa malamang ay hindi niya malalaman na para sa musika pala talaga siya. The hype is real. 2019, nagbagsak muli ng dalawang monster hit si Al James na patok na patok, hindi lang sa hip-hop community, kundi sa kahit kaninong kabataan, especially sa mga party-goers. At ito ay sa mga kantang paumaga. At Latina. Also, pumutok din ang kanta niyang Pwede Ba na pinerform niya ng live sa Wish 107.5. Huwag na muna natin pag-usapan. 2020, lumabas na nga ang kanilang kanta kung saan ito ay naging panggulat sa bagong era ng hip-hop sa Pinas together with RJT of Bawal Clan and Lexus of O*** na pinamagatang Repeat. Ganyan talaga ang buhay, huwag ka nang magalit. Wala kas matindi. Masa kalawa kang bumala, makababa habang ang mata, mga tropa't manatili makapaghimay. Dahil nga sa lupit ng repeat, eh talagang nag-repeat din ito sa tenga ng tao. Dahilan upang paulit-ulit tugtugin ito sa mga clubs at iba pa. Also, nagawa na rin makipag-collab ni Al James sa mga veteranong rappers katulad nila Ron Henley. Balutan yun sa akin. Kailan ba tayo magiging higay? At Glock 9 naman sa kantang pinamagatang Lagi. Sa lahat na nangyayari, at ngayong taong 2021 naman ay ang much awaited comeback niya sa kantang pinamagatang PSG. Orem ako dito madami. Tila walang kaduda-duda na isa nga talaga si Al James sa mga sikat at tinitingala ngayon. Hindi lang dahil sa patok ang mga ito, dahil sa mga SPG na lyrics na talagang pag narinig mo, eh mapapasabi ka ng, damn, ayoko na maging single. Ngunit dahil din ito sa iconic deep voice niya at flow na kung mapapansin mo, napakadami ng artist ang gumagaya dito ngayon. Pero guess what? Iba pa rin ang original. Ako nga pala si Cyberflex. Sino ang gusto mong susunod na ma-feature sa noong hindi pa sikat segment? Nako, kung ako sa'yo, i-comment mo na yan. At syempre, don't forget to like at mag-subscribe sa aking YouTube channel.